الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ngayon ay may bagong talakay na naman tayo ngayon. At ito po ay kailangan po ng mga kapatid natin na nakatira lalong-lalo na po sa mga lugar na malalamig. At kahit na po na hindi malamig ang lugar, ay kinakailangan din po natin ito, yung pag-upload sa medyas, lalong-lalo na po kapag ayaw na po natin tanggalin yung sapatos natin o medyas natin para magsagawa ng wudu ulit. So nandito po ngayon ang kaalamang ito para maunawaan natin ang mga batas tungkol po sa paghaplos ng sapatos o medyas kapag po gusto nating magwudu at hindi na po natin ito kailangan na tanggalin pa ang ating sapatos o ng medyas, lalong-lalo na po ngayon sa panahon ng taglamig. Dito po lalo na po sa Middle East, pinaghihintulutan na po sa atin na maghaplos ng medyas o sapatos. So bago po yun, bago ko po simulan ang talakay na ito, yung paghaplos po sa sapatos o medyas, ay hayaan nyo po munang i-share natin ito sa ibang mga group tulad po na nakasanayan natin. Dahil ang pinakamainam po mga kapatid sa Islam, alam po natin yung mga batas. Nang sa ganun, alam natin ang ating ginagawa at hindi tayo nakakagawa ng isang paglabag sa Islam, lalong-lalo na sa mga ganito mga sitwasyon. At nang sa ganun, malaman din natin ng Islam ay napakadali, itinuro na sa atin lahat, hindi tayo pinahirapan ng Islam. So nandito ngayon yung itong isang pagpapahintulot sa atin na kahit hindi na po natin kailangan tanggalin ang sapatos, umidjas natin ay pwede na po tayong magwudu. Kahit hindi na po natin tatanggalin ang ating sapatos, umidjas, ay pwede na po tayong magwudu. Kahit na po nasira ang inyong wudu, katulad na nakasanay natin, tinatanggal ang midjas, tinatanggal ang sapatos. So ngayon, nandiyan po ang batas ng Islam, pinahintulutan tayo na haplusin na lamang ang sapatos at ang medyas. So ito po yung tatalakay natin, inshallah. At iba pang mga batas nito. So, ganyan po. Okay. Alam niyo po ba mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na hindi sa lahat ng pagkakataon o lahat ng oras ay kinakailangan natin hugasan yung paa natin. Hindi sa lahat ng oras na kapag tayo ay gustong magudo ay kinakailangan hugasan natin ang ating paa. Nandito po ngayon ang batas na tinatawag na al-mashu al-khuffain, yung paghaplos lamang sa medyas o sapatos. Ang khuffain po yun po yung sapatos o kaya ay medyas. Ibig sabihin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kapag po kayo ay nakapagudo na ay may pagkakataon po na tayo ay nakasapatos o nakamedyas. So minsan nahihirapan po tayo na kapag nasira po ang ating wudu at magsasagawa tayo ng wudu ulit, ang gagawin po natin ay huhugasan natin ang ating paa. So ngayon mga kapatid, nandito po yung Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Hindi ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang relihiyon na ito na pabigat sa atin o pahirapan tayo. Ngayon, ang tatalakay natin mga kapatid, kung kailan pwedeng maghaplos ng medyas at kung gaano katagal. At kung ano nga ba ang mga nakakasira dito at kung ano ang mga kailangan natin o mga kondisyon na kailangan makumplito para pahintulutan sa atin na maghaplos ng medyas. Unang,
ng sapatos. So ngayon, kukunin natin yung hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay ang hadith ni Al-Mughira bin Shu'bah radiyallahu anhu qal. Hadith na naisalaysay ni Al-Mughira bin Shu'bah. Sabi niya, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, kasama kong Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi na sa isang paglalakbay. Fa'ahwaytu li'anzi'a khufayhi, at bumaba ako, sabi niya, para tanggalin ang dalawang sapatos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang gusto ni Al-Mughira bin Shu'bah, na sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tatanggalin niya yung midyas o sapatos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kasi gusto ng Propeta magwudu. So ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya kay Mughira bin Shu'bah, sabi niya, da'huma, hayaan mo na, sabi niya, yung sapatos ko, huwag mo nang tanggalin. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, dahil ipinasok ko, sabi niya, yung sapatos ko na yan na malinis na ang dalawang pako. Ipinasok ko ang sapatos ko na yan na malinis na ang dalawang pako. So dito, mga kapatid, famasaha alayhima, ibig sabihin hindi na binasa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yung paa niya, kundi ang ginawa niya ay hinaplos na lang yung sapatos niya. Hindi na niya binasa. Ang ginawa niya, hinaplos na lang yung sapatos. Ibig sabihin, napakadali po ng Islam. Hindi na po natin kailangan tanggalin yung sapatos. So ito po yung tinatawag natin na paghaplos sa sapatos, umidyas, kapag po tayo ay mag-uhudo. Pagdating sa paa, hindi na po natin kailangan tanggalin ang sapatos, umidyas. So ito po yung ididetali ko ngayon, kung paano, kailan pwede, at kung ano ang nakakasira dito. Ito po yung tatalakayin ko ngayon. So napakadali po ng Islam. Biruin nyo, hindi na kayo magtatanggal ng sapatos, umidyas. Okay, sandali lang po. So hindi na po kayo magtatanggal ng sapatos, umidyas. May pagkakaiba po dito, mga kapatid, ang biyahero at manlalakbay. Ang biyahero at manlalakbay. Lahat tayo dito, mga kapatid, pwede maghaplos ng midyas. Ah, lahat tayo pwede maghaplos ng midyas. Lahat tayo sa buong mundo na Muslim, pwede po tayo maghaplos ng midyas. Hindi na po kailangan, every magwudo kayo, inuhugasan yung paa nyo. Nandito po ngayon yung kaalaman nito. Alam ko, hindi naman po lahat tayo ay nakapag-aral. So ito po ay ibabahagi ko po sa inyo. Kapag ikaw ay residente, kapag ikaw ay isang residente, at hindi ka manlalakbay, wala kang pinuntahan, hindi ka pumunta sa ibang lugar para maglakbay, meron kayong 24 hours. Meron kayong 24 na oras na hindi nyo na po kailangan tanggalin ang medyas nyo o sapatos. Okay? Meron kayong 24 na oras, 24 oras na hindi nyo na po kailangan tanggalin ang inyong sapatos o ng medyas para magwudu. Ha? Sapat na po sa inyo na haplusin na lang ito. At isa lang, darating po tayo kung paano po ang paraan ng paghaplos. Importante ngayon, alamin niyo po muna kung gaano po katagal ang pagpapahintulot sa inyo. 24 hours. Kapag ikaw ay traveler o biyahero, ay pinahihintulutan sa iyo na maghaplos ng medyas 72 hours. Ibig sabihin, 3 araw at 3 gabi. 72 oras ay pinahihintulutan po sa inyo na biyahero, naglalakbay ng mga malalayo, pinahihintulutan po sa inyo na kahit hindi nyo na po tanggalin ang inyong sapatos o ng medyas para magwudo sa loob ng 3 araw. Pero siyempre, may mga pagkakataon na kailangan nating tanggalin. Yan po yung aalamin natin. Kapag nasira ito, kailangan nating tanggalin. So nakuha po ninyo 24 hours sa residente, sa hindi man lalakbay, at 72 hours sa hindi o sa isang biyahero. Sa isang biyahero. Paano ang paraan ng paghaplos? Paano ang paraan ng paghaplos? Ang paraan ng paghaplos, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, kung titingnan natin ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinagsabay niya po yung dalawang paa niya. Ang paraan ng paghaplos ay pinagsabay ang dalawang paa. Ibig sabihin, ang paraan po, mga kapatid, kapag darating na po kayo sa paa niyo at huhugasan na po dapat yung paa niyo, lagyan mo ng tubig yung kamay mo, and then pagpag mo. Okay, so wala ng tubig to.
bakas na lang ng tubig. So ano gagawin mo? Itong dalawang kamay mo, yung kanan, i-haplos mo sa paa mo. So ikukuan ko po, i-demonstrate ko po sa inyo sandali. Okay? Siguro ito na lang, magbibigay na lang ako dito ng ano. Halimbawa, ito po yung paa nyo. Halimbawa, ito po yung paa nyo. So yung dalawang kamay mo, itong kanan, yung ibabaw lang ng paa, ito yung dulo ng daliri, iganyan mo lang. Ganyan mo lang. Ikalat mo yung kamay mo, iganyan mo. Ganun, sa taas lang po ng paa. At isang beses lang po ito. Isang beses lang po ito. Yung kaliwang kamay mo naman, doon sa kaliwang paa, nakaganyan din. Haplos mo lang sa itaas, sa ibabaw, at hindi na po kailangan yung sa ilalim ng paa. Hindi na po ito hahaplosin yung ilalim ng paa. Yung ibabaw lang po. Ang sabi ni Ali radiyallahu anhu, law kana dinu bir ra'i la kana asfal al khuffi awla bil mas'h. Kung ang relihiyong Islam ay opinion lang at hindi kailangan ng katibayan mula sa Quran at Hadith, dapat sana mas mainam na haplusin ang ilalim kasi nandun yung dumi. Pero biruin nyo, ang itinuro lang sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay haplusin ang ibabaw ng paa na may midyas. O kaya ay sapatos. Pagkatapos yung haplusin, yung kanan, tapos yung kaliwa, magkasabay yung hahaplusin, pwede na po kayo magsala. Hindi nyo na po kinakailangan hugasan yung inyong paa. Hindi nyo na po kailangan hugasan ang inyong paa. Hahaplus ka lang. Yun po yung pinakamainang pagsasabayin po yung dalawang kamay sa dalawang paa. Kung hindi kaya, walang problema na yung kanang kamay uunahin sa kanan and then yung kaliwang kamay sa kaliwang paa. Pero bago yun mga kapatid, kapag ba nakapagsuot ka na ng sapatos o medyas ay kailangan maghaplos ka na? Hindi po. Hindi po yun pwede. Ang kondisyon po nito mga kapatid, ang mga kondisyon nito, bago tayo pahintulutan na maghaplos ng medyas, unang-una, kinakailangan nakapag-wudu muna kayo. Unang-una, kinakailangan nakapag-wudu muna kayo. Hindi po yung nagsuot ka ng medyas tapos hindi ka pa nakapag-wudu. Ha? Mag-wudu muna tayo. And then, hugasan natin ang paa natin. Pag nahugasan muna yung dalawang paa mo, and then nagsuot ka ng medyas, dito, sa pagkakataong ito, sa susunod na masisira ang wudu mo, pwede na pong hindi nyo na po tatanggalin ng medyas at hugasan ang inyong paa, hahaplusin na lang po ninyo. So, ang kondisyon, kinakailangan, mahugasan muna ninyo ang dalawang paa nyo. Kasi kapag nauna ang pagsuot, then hahaplus kayo at hindi pa kayo nakapagudo, hindi po tanggap yun. Kinakailangan, mahugasan muna ang dalawang paa nyo and then magsusuot ka ng medyas o kaya ay sapatos. Sa susunod na masisira ang wudu mo, pwede na po kayo maghaplos ng sapatos o ng medyas. Kapag residente, 24 hours, hindi na pwede tatanggalin ng sapatos o medyas. Kapag po biyahero, 72 hours, 3 araw at 3 gabi, hindi nyo na po kailangan tanggalin ang medyas o sapatos. Maliban lang po kung matatalakay natin inshallah yung mga nakakasira dito na kinakailangan tanggalin ninyo ang inyong sapatos. Okay. Pangalawang kondisyon na kinakailangan makumpleto, nakapagudo kayo, unang kondisyon, kinakailangan nakapagudo. Pangalawa, kinakailangan meron kayo yung sapatos ninyo at ang inyong medyas ay malinis. Ang inyong sapatos at ang medyas ay kinakailangan malinis. Hindi naman po pwedeng marumi. O kaya ay galing sa mga medyas na halal. Hindi galing sa balat ng baboy. O kaya galing sa balat ng may mga pangil na hayop. So hindi po yun dapat ang isusuot natin na sapatos o medyas. Pangatlo na kondisyon na pwede kayo maghaplos ng medyas, kung ang nakasira sa wudu natin ay yung mga nakakasira lamang sa wudu na hindi na kailangan maligo. Nakautot ka, nakaihi ka, nakadumi ka. So walang problema na maghaplos kayo ng medyas kapag yun po ang nakasira sa inyong wudu. Pero kung ang nakasira sa inyong wudu ay kinakailangang maligo, so hindi pwede na magwudu ka na hindi ka naligo. So kinakailangan natin
na maligo. Mayroong hadis ang propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol po sa bagay na ito na hindi na pwedeng tanggalin ang sapatos o medyas kung ang nakasira lang ay katulad ng dumi, ihi o tulog. Ayon sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mga sahaba, rakhasa lana sallallahu alaihi wasallam idha kunna musafirin ala nanzi'a khifafana. Pinahintulutan kami ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon na kami ay biyahero na hindi na namin tatanggalin ang aming mga sapatos. Umidyas, bingaitin mula sa pagdumi, wabawlin mula sa pag-ihi, wanawmin mula sa pagtulog, salasata ayamin walayalihin na, tatlong araw at tatlong gabi hindi na kami magtatanggal na. Sapatos, umidyas, haplos lang kami. Ibri darating na hugasan namin ang paa, hindi na po namin tatanggalin ang midyas. Illa min janabatin. Maliban lang kung ang nakasira sa wudo ay kinakailangang maligo. Nagkipagtali ka kay misis mo na naginip ka ng wet dream. O kaya ang babae ay dumating sa kanyang regla. So, kinakailangan nilang tanggalin ang kanilang sapatos para maligo. At hindi pwedeng hindi tanggalin ang kanilang sapatos. Ngayon ay dadako tayo ngayon kung saan magsisimula yung oras na binanggit natin kanina. Saan magsisimula yung oras na binanggit natin kanina na 24 hours at 72 hours sa biyahero. Siguro kailangan kong bagitin sa inyo yung mga opinion ng mga ulama bilang kaalaman po sa inyo. Bilang kaalaman, babagitin ko lang po, baka mamaya darating ng time na sabihin nyo bakit sinabi ni Ustad, iba yun sa sinabi ko. So babagitin ko sa inyo, una, na pananaw, actually itong aking tatalakayin sa inyo ay maraming pananaw po ang ating mga ulama dito at umabot po sa apat yung aking nabasa. Una po, magsisimula kapag magsisimula ang oras mo sa oras na nasira ang wudu mo. Unang pananaw, magsisimula ang oras na 24 hours o kaya 72 hours sa oras na nautot ka na. Ha? O sa oras na nagdumi ka. O sa oras na natulog ka. Ibig sabihin, pag suot mo ng sapatos, hindi pa po magsisimula yung oras. Ha? Nakapagudo na kayo, nahugasan mo na yung paa mo, din nagsapatos ka, hindi pa po magsisimula yung oras niyo. Ito po yung unang pananaw. Binabanggit ko lang po ito bilang kaalaman ko sa inyo. Saan magsisimula daw yung oras? Ayon sa pananaw na ito, ito po yung pananaw ng ating mga ulama, katulad nila Sufyan al-Thawri, ni Shafi'i, ni Abu Hanifa, at ibang riwaya ng Madhabul Hanabila. Magsisimulang oras sa oras na nasira ang wudu mo pagkatapos mong isuot ang sapatos o medyas. Ibig sabihin, pag nakautot ka, tandaan mo kung kailan ka nagutot. Ha? Yan po ang unang pananaw. Pero hindi po yan ang aking pinili. Sa aking lecture ngayon, hindi po yan ang aking pinili. Babagitin ko po sa inyo kung ano po yung pinakatama ayon sa aking pananaw. Pangalawa, na pananaw, magsisimula ang oras ng pagbibilang ng muna 24 hours o 72 hours, magsisimula sa oras na nagsuot ka. Magsisimula sa oras kung kailan mo isinuot yung sapatos o medyas. At ito po yung pananaw na ito ni Al-Hasan al-Basri. Pero hindi rin po ito ang pinili ko. Pangatlong pananaw, magsisimula ang oras sa oras na sa loob ng limang salalang. Ha? Sa loob ng limang salalang. Ibig sabihin, kukwintahin lang dito yung limang salalang magsisimula pagkatapos mong haplusin ng sapatos. Okay? Pagkatapos haplusin ng sapatos, limang salalang po ang kailangan natin bilangin. Limang salalang ang kailangan bilangin. Sabi, 24 hours talaga, eksakto. Kasi limang sala lang ang bibilangin natin eh. Ito po yung pananaw ng Shabi, ni Imam Shabi at saka si Ishaq, at saka maliban pa sa kanila. At ang panghuli, at ito po yung pananaw na aking pinili rin dahil sa lakas ng kanilang katibayan, magsisimula ang oras kung kailan nagsimula ang pagkasira ng wudu mo tapos naghaplos ka na. Magsisimula yung oras kung kailan nasira ang wudu, and then nagwudu kayo ngayon, then hinaplos mo yung medyas mo, doon po magsisimula ang oras ng 24 hours mo. Ha? Doon magsisimula ang 24 oras na pinahihintulutan sa iyo maghaplos,
Magsisimula sa oras na nasira ang wudu mo, and then hinaplos muna yung sapatos o kaya ang medyas, doon po magsisimula ang oras. At ang pananaw na ito, mga kapatid, ito po yung pananaw ni Ahmad bin Hanbal, ni Auza'i. Ito rin ang pananaw na pinili ni Sheikh al-Imam al-Nawawi, ni Ibn al-Mundhir, ni Sheikh Uthaymeen, at saka ni Ibn Baz. So ito po yung nakikita ko na mas malakas po talaga, mga kapatid. Magsisimula po ang oras ng paghaplos ng ang oras po na pagbibilang natin sa time na hinaplos na po natin ang ating medyas. So ito po ang pananaw na mas malakas po sa pagbibilang ng oras. Okay. Ngayon, dadako tayo ngayon sa mga karagdagang kaalaman. Mga karagdagang kaalaman at mga batas, kasi ang talakay natin nga ay mga batas po dito. Dahil nga po tayo ay nakapaghaplos na ng medyas, nakapaghaplos tayo ng medyas, kung tinanggal ko yung medyas pagkatapos kong haplosin, ha? Dahil nagudo ako ngayon, and then hinaplos ko yung medyas, hindi ko hinugasan yung pako, hinaplos ko lang, nagsimula na yung oras ko. Kung tatanggalin ko yung sapatos ko o yung medyas ko pagkatapos kong haplusin, masisira ba dito ang wudu ko? O hindi masisira ang aking wudu? Dito, mga kapatid, nagkaroon ng opinyo ng ating mga ulama. At ang pananaw ng ating mga ulama, gaya ni Sheikh Uthaymeen, ni Sheikh Ibn Taymiyyah, ay hindi po masisira ang inyong wudu. At ito rin po ang aking pinili na pananaw. Dahil sabi nga nila, walang dalil na mababasa na nakakasira sa paghaplos ng medyas o sapatos ang pagtanggal hanggat hindi nasira ang inyong wudu. Walang dalil na nagpapatunay na kapag tinanggal mo ang medyas mo, pagkatapos mong haplusin, ay sira po ang inyong wudu. Inuulit ko, wala po ang katibayan. Bagkus ang sabi ng ating mga ulama na ito, na nagsabi na hindi sira ang wudu, katulad halimbawa ng paghaplos ng buhok. Ibig sabihin ba, pag tinanggal itong buhok mo at wala ka ng buhok, masisira ba yung wudu? Hindi masisira. Katulad din ng pagtanggal ng sapatos. Yun po ang kanilang dalil. Bagkus yan ang sinabi nila sa kiyas. Pag nga naggupit ka pagkatapos mong haplusin ang buhok mo, pagkatapos mong magudo, tapos tinanggal mo yung buhok mo, sira ba ang udo mo? Hindi masisira. Katulad ng sapatos. Pag tinanggal mo yung sapatos, hindi nangahulugan na sira ang udo mo. Pero may karagdagan dito na kailangan yung maunawaan. Tinanggal mo yung medyas mo o sapatos, hindi nasira ang udo mo, pero nautot ka. Nagdumi ka, pero natanggal mo na yung medyas mo. Ngayon, pag nagudo ba ako ulit, ha? Isusuot ko ba yung sapatos at haplosin ko dito? Hindi na pwede. Dito? Hindi na pwede. Bakit? Kasi nasira ang udo mo sa time na hindi mo suot ang sapatos mo. So, okay lang sana, no? Sinuot mo yung sapatos mo, di nasira ang udo mo, so hindi makaapektuhan yung pagtanggal mo kanina. So, kinakailangan maunawaan natin ang pagkakaiba ng dalawa. Kasi ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag magudo ka at hindi mo na isuot yung sapatos, kinakailangan mahugasan mo na yung paa mo kasi nasira yung udo mo na hindi mo suot yung sapatos. Kaya bago masira ang udo nyo, bago kayo makautot, bago kayo makatulog, isuot nyo na po yung sapatos nyo bago pa po masira ang inyong udo. Karagdagang kaalaman o batas na kinakailangan maunawaan natin, actually may mga opinion ng mga ulama. Sinabi ko kanina, mayroon kayong 24 hours sa isang residente at 72 hours sa isang biyahero. Ito ang kinakailangan maunawaan. Actually, yung pananaw na pag tinanggal yung sapatos ay nakakasira ng wudu, ito po ay isa sa pananaw ni Sheikh Ibn Baz. Pero si Sheikh Uthaymeen at kay Sheikh Ibn Taymiyyah ay hindi po nakakasira ng wudu. Pero babanggitin ko po sa inyo ang kanilang mga pananaw bilang karagdagang kaalaman sa talakayin ito. Mamaya na siguro inshallah. Dadako tayo ngayon sa oras, ha? Sa oras, yung 24 hours. Ngayon, hinaplos ko ngayon. Anong oras na magbigyan natin ngayon? Na alas 7 ng gabi dito po sa Saudi Arabia. Hinaplos natin yung medyas. So, ibig sabihin, bukas ng alas 7 ng gabi, 24 hours na, tama ba? 24 hours na. Ang tanong dito, bukas ba ng gabi
Hindi pa nasisira ang udo ko, nahaplos ko. Pero inabutan ako ng 24 hours. Kinakailangan bang tanggalin ko na yung sapatos ko para magudo ulit at uhugasan ko yung paa ko at magsusuot ako ulit kasi natapos ko na po yung 24 hours? Mayroon pong pananaw ang ating mga ulama at isinama nila ito sa nakakasira ng paghaplos sa medyas kapag nakompleto mo na ang 24 hours. Pero, sabi ni Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, sabi ni Sheikh Al-Islam Rahimahullah, at maliban pa sa kanila, hindi nakakasira ng paghaplos ng medyas pag natapos mo yung 24 hours. Ha? Wala pong dalil. Ito po ay galing sa kanila, tinigaling sa akin. Walang dalil na magkapagsasabi na ang pag nakumplito ang 24 hours ay nasira agad yung wudu mo. Dahil hindi po yun nakakasira ng wudu pag naubos yung 24 hours. Ano po yung tinutukoy kung gano'n sa 24 hours? Ang tinutukoy doon sa 24 hours yung panahon ng paghaplos. Ibig sabihin, pag nakumplito yung 24 hours at maghaplos ka ulit, hindi na pwede maghaplos ka ulit. So, ibig sabihin, ito po yung konklusyon dito. Bukas ng alas 7 ng gabi, hindi pa nasira ang udo ko. Ha? Hindi pa nasira ang aking udo ngayong alas 7 na. 24 hours na po ngayon. Pero hindi pa nasira ang udo ko. Ibig sabihin, ituloy ko lang ang pagsasala ko at hindi pa rin sira ang udo ko dahil hindi pa naman ako nakakahaplos ulit pagkatapos ng 24 hours. Hindi lang sa akin pahihiturutan ang paghaplos ulit kapag sumubra na po ng 24 hours. Ibig sabihin, pag nasira ulit ang udo ko, doon hindi na po ako pwede maghaplos kasi lumagpas na po ako sa 24 hours. Pero pag ang tanong, nasira ba yung udo ko paglagpas ng 24 o paglagpas ng 72, hindi po nasira ang inyong udo. At ito po ang nakikita ko mas malakas na katibayan. So, importante siya na naunawaan nyo na ang 24 hours dyan ay pagpapahintulot na maghaplos pero hindi nangangahulugan na nasira po ang inyong udo. Ha? Nasira po ang inyong udo. Hindi po nasira hanggat hindi po kayo nakahaplos pagkatapos ng 24 hours. So, ibig sabihin, pwedeng sumobra ang pagsusuot mo ng sapatos umidyas more than 24 hours hanggat hindi po nasisira ang inyong wudu. Okay. Karagdagang kaalaman. Nabanggit ng ating mga eskular, sa mga kondisyon ng paghaplos ng medyas ay kinakailangan ang sapatos ay natakpan ang kanyang paa. Kung saan hinugasan yung paa mo, ay kinakailangan natakpan po yung sapatos. Ito po ay binanggit ng ating mga ulama, ibang mga ulama, na sabi nila, kinakailangan yung sapatos na suot mo, yung medyas na suot mo makapal, walang punit, walang butas, hindi siya manipis, at natakpan niya kung saan tinatakpan, kung saan yung hinuhugasan yung udo mo, dapat natakpan po ng medyas o sapatos yan. So bilang karagdagang kaalaman, babasahin natin ang isa sa pananaw ng ating mga ulama. At sabi nila, yung unang pananaw, sabi nila, kapag ang sapatos mo ay punit at malaki ang kanyang punit at nakikita yung loob, hindi tanggap ang paghaplos ng medyas. Hindi tanggap ang paghaplos ng medyas kung ang iyong sapatos ay punit-punit o kaya ang iyong medyas ay manipis o kaya ang iyong medyas ay maliit lang masyado, mababa masyado at hindi natakpan yung hinugasan ng tubig. Ito ay pananaw na pinili ni Sheikh Ibn Baz ng Malikiya, ng Hanafiya. Pero wala silang matibay na katibayan. Ibig sabihin, mga kapatid, kung titingnan natin ang pananaw na pinili ni Sheikh Uthaymeen, ni Sheikh Sangkiti, ni Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, ni Ibn al-Mundhir, at isa sa pananaw ni Imam Shafi'i sa kanyang Qawlul Qadim, at ito rin ang pananaw ng Ahlul Zahiriya, at ito yung malakas na pananaw rin, mga kapatid, na nakikita ko, wallahu alam, ay hindi po nakakasira o hindi po nangangahulugan na kapag ang inyong sapatos ay punit-punit o ang inyong medyas ay napakanipis o nakapag medyas ka nga pero nasa ibaba lang ang natakpan niya sa ibaba lang napakanipis yung medyas na mababa lang ay hindi pwede maghaplos kundi pwede pong maghaplos, pwede po niyong haplosin dahil wala pong dalil na ang mga sapatos ng mga sahaba noon ay walang sira. Kung baga, lahat sila ay nagsasapatos na maganda. Ha? Nagsasapatos sila na maganda.
Bagkus ang sabi ng ating mga ulama, isa sa mga katangian ng mga sahaba, miskin. Sila ay mahihirap. Normal sa kanila mga sapatos at medyas, meron talaga sa kanila, punit-punit ang medyas, punit-punit ang sapatos. Alam natin yan, meron sa kwento ng mga sahaba, punit-punit ang mga sapatos nila. Yung mga medyas nila, butas-butas. At kung kondisyon na kinakailangan makapal yung medyas, hindi punit-punit, di sana mayroon man lang dalil na sa mga sahaba na kinakailangan ang kanilang sapatos ay hindi punit-punit at hindi manipis. Dahil may kaida, ta'khirul bayan fi waqtil hajj la yajuz. Ang pagpapaliban na ipaliwanag, ang dapat na kailangan ipaliwanag ay hindi pwede ito. Ngayon natin kailangan eh. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi kondisyon. Ha? Ito po yung pananaw na pinili natin. Hindi kondisyon na pinili sa Ibn Taymiyyah at maliban pa sa kanila, hindi kondisyon na kinakailangan makapal pa po ang sapatos o makapal pa po ang medyas o kinakailangan natakpan pa yung hinuhugasan ng paa. Dahil ang medyas, basta tinawag pang medyas yan at tinawag pang sapatos yan, pwede nyo na pong haplusin. Pwede nyo na pong haplusin. Bilang panghuli, anong mas mainam? Kailangan bang hugasan ko ang paa ko o maghaplos? Sabi ng ating mga ulama, kung hindi ka nakapagsapatos, mas mainam na hugasan. Kung nakapagsapatos kayo at nakapagmedyas, pagkatapos yung magudo, mas mainam po na haplusin na lang po ninyo ang inyong sapatos at medyas, napakagaan po ng Islam. Naway, nakadagdag po ito ng kaalaman sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kapatid ko sa Islam. Ang tungkol po sa batas ng pag-haplos sa medyas, lalong-lalo na po ngayon, na panahon ng taglamig. At hindi, kahit hindi po taglamig, kayo man po ay nasa Pilipinas o sa amang sulok ng mundo, ay hindi po kailangan at hindi po obligado na kinakailangan ay hinuhugasan po ninyo palagi ang inyong mga paa. Nandito po ang Islam, pinadali po na sa atin, kahit po kayo nakasapatos o nakamedyas, hindi nyo na po kailangan tanggalin, haplosin na lang po ninyo ang inyong sapatos o medyas. Actually, gusto ko pang palawakin ito pero dahil masyado na pong napahaba, so yung mga may kulang po na hindi ko na ipaliwanag ay pwede po kayo magtanong at sa abot ng ating makakaya ay pwede po natin sagutin, inshallah. So hanggang dito na lamang. Wasallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.